Teka. So gagamitan natin yun siya ng ano, plies para humigpit-higpit. Yan. Medyo maluwag na yung kanyang terminal. Ito, terminal niya. So kailangan nating medyo sikipan. Ito, yung terminal niya mga ka-worky. Oh. Sisikipan natin siya kasi maluwag kaya nahuhugot pag andar. Yan. And then, saksak ulit natin dito sa may terminal. Ayan. Okay. Okay. So, malikabok. Madumi. So, itong grinder na ito, so, ginamit ito sa pagta-tiles, kaya puro siya alikabok. Mga kaworki, siguro, nung ginagamit sa tiles, natanggal ito, kasi lakas ng vibrate, and then, pag-tiles kasi ang kinakating mo, medyo matigas talaga siya. Kaya siguro siya natanggal, mga kaworki. Ngayon, titestingin natin kung umaandar na. Hindi na muna natin isasaksak yung pinakang housing niya para matatry natin kung gaga, kung umaandar talaga siya. Baka may iba pang diferensya. Ah, so, hindi pala siya aandar kasi wala pa yung carbon. Ah, tingnan yung mga kaworki, hindi pa to aandar. Kasi wala pang carbon. Oh, so hindi pa siya umaandar. Ngayon, ikakabit natin ang carbon. Titingnan natin kung aandar siya pag may carbon. Dito, yan. Sa yung kabilang sides. Yan. So nakakabit na mga ka-worky ang carbon. Basta lagi huwag yung tatangka kalimutan na uhugutin ang pagkakasaksak nyo pag kayo'y nagre-repair kasi baka makuryente kayo. So, dapat maingat din ang hawak pag gantong naka-open pa siya. Ayan. Saksak natin siya ngayon. Tingnan natin kung aandar na mga ka-worky. Boom! Gumagana na siya. So wala na siyang defective. Yun, mga simpleng ano lang, mga simpleng pag-repair lang ng grinder mga ka-worky para kahit papano alam niyo kung paano mag-repair. Baka kasi one time mayroon kayong mga grinder na sira, akala niyo sira na, and then carbon lang pala or mga terminals na naglulus. Kaya dapat matutunan mag-check ng mga gamit niyo kahit papano, kasi siyempre mahalaga sa ating bawat gamit, di ba? Iniingatan din natin ito. Yan mga ka-worky. Kaya ito, ibabalik ko na siya. Yan. Yan. Yan mga ka-worky. Na-fix na natin siya. Okay, try ulit natin. Baka pag ano eh, always saksak. Ugot ulit. And then, babalik natin yung cover ng carbon. Balik natin ng screw. Yan, mga ka-worky. Nakapix na siya. So, ito nga palang grinder nito mga ka-workies. Doon sa kapitbahay ko, kasi sira nga daw, akala nila sira nga na kasi ayaw nga umandar. Kaya so, pinatignan sa akin, kaya ito, chinek ko siya ngayon. Kasi ginamit daw nila to sa tiles eh, mga ka-workie. Kaya, ngayon, okay na siya. Tsaka nga pala mga ka-workie, kung gusto nyo magpa... shout out, comment nyo lang ako, and then don't forget to subscribe my YouTube channel, paka-share na rin,
para sa mas marami niyo pang matutunan na pagre-repair. Marami pa ako papakita na pagre-repair sa inyo gaya ng sa electric pan. Kung gusto niyo naman, marunong din naman ako mag-repair ng electric pan. Papakita ko sa inyo paano mag-ayos. Pag may magpapa-repair sa akin ng electric pan, yan. Papakita ko sa inyo paano mag-repair. Nang sa gayon, kahit papano, kahit sa bahay lang kayo, matututunan nyo mag-repair ng electric pan, mga co-working. Yan. Okay na siya, mga co-working. Umaandar na, kaya... God bless sa lahat ng mga nanonood sa aking YouTube channel, and naway marami pa kayong makita na at matutunan sa akin sa darating pa ng mga video ko. Thank you.